Bayad Motorista is 1.3 kilometers away. Banggitin ko lang, no, lagi ko namang sinasabi to and nililinaw ko sa vlogs kasi maraming for sure na magko-comment and manghinayang din na bakit di nyo napuntahan to, bakit eto. Alam naman natin na sobrang daming pwedeng puntahan dito, sobrang daming pwedeng i-feature, pero we can only accommodate so much. So tulad niya, yung Philippine Eagle, gusto sana natin din puntahan, as well as yung malapit sa kanya, the Chocolate Museum. Parang gusto ko rin siya i-feature kasi nga gusto ko rin makita paano ginagawa dito, lalo na or internationally popular yung mga chocolates doon. So sayang di natin na feature. Gusto ko sana mapuntahan din yon, kaya lang kulang tayo sa time. Kaya ito lang mga pinuntahan natin ang kaya ma-accommodate. Alright? Sige, hanapin muna namin. Ito nga ba yun? Kung tama siya, kung tama to si Google Maps. Dito yun. We'll see. Tada, ang Crocodile Park. Ayun! Yay! Siyempre, photo ops muna tayo. Ah, grabe. Ayun ang motorcycle area. Pero pipicture muna tayo, siyempre. Okay, let's feature this place. Alright, motoristas, dito na tayo sa Crocodile Park, the popular Crocodile Park. Ngayon, mag-feature tayo doon sa loob. Shoot tayo, and iniwan muna natin dito. Ayan si Sir Gilbert. Sir Gilbert? So, siya muna, no, titingin ang bike natin. Kasi nga, ang dami natin gamit. Pag mag-isa lang tayo, iiwan natin yung gamit natin doon. Or, kesa naman, bitbitan natin lahat, di tayo makapag-vlog. So, siya muna ang babantay doon. Salamat ulit, Sir Gilbert. Anyway, punta na tayo doon sa loob. In the meantime, tingnan nyo itong motorista. So, because it's a Saturday, tingnan nyo yung pila. Although, hindi pa naman siya sobrang blockbuster na sobrang dami. Pero, marami pa rin, no? Ang entrance fee nila is 350 pesos pag 3 years old and above. So, kahit bata pa yan na 6 years old, ganyan, 350 pesos pa rin yan. Ayun, nakalagay. Marami silang mga activities kasi dito, mga shows, etc. na actually, kaalamin natin ngayon. Okay, pasok na tayo. Ito to. Pasok na tayo, motorisas. Hello, ate. Hi, po. Good afternoon. Welcome to Crocodile Park. Thank you. Meron na akong stamp. Pasok na ako. Thank you. Okay, pasok na tayo, motorisas. This is the entrance, obviously. Pasok. Ayan, so malawak yan. From there, hanggang doon. Depende ka na kung anong gagawin. Ayan, alamin muna natin para magkaroon tayo ng overview kung anong laman ito, kaya na faded now. But anyway, ito yung entrance, dito tayo galing. So pwede tayong, ay, si Pangil, puntahan agad natin si Pangil. Ito yung existing yata, if I'm not mistaken, na longest or biggest. Ayan, dragons din, orangutan. So it's a proper zoo. Hindi lang siya puro crocodiles. May Bengal tiger pa tayo. Okay, so ikot tayo. Siguro ang gawin natin is start from here, then counterclockwise. Let's go! Ito si Pangil. Ayun na! Pangil's pen. Ayun. Kaya lang nakalubog. Grabe, laki niya, oh. Tingnan natin kung kaya kung ilapit. Buti na lang, may zoom tong camera natin. Kahit digital na yung iba. And so, ayos mga motoristas. Ay, sorry po. Nag-aaway sila? Nag-aaway daw. Kanina nagwa-wild eh. Sayang din namin nabutan. Anyway, ayan sila motoristas. Ayan na sila. Kaso baka matalsikan tayo. Sayang din natin nabutan. Puntahan ulit natin si Pangil. This time, mas malapit. Chill na chill. Okay, pasyal-pasyal lang tayo dito. Wow! Ang lalaki, oh. Ang dami. Nakanganga lang yung isa. Hindi sila gumagalaw. Ganun pala sila. Ito yung mga maliliit. Ayun, gumalaw yung isa. Natutulog ba kayo? Ang dami nila, motoristas, oh. Ang laki yung motoristas, oh. Grabe. Si IC, ha, naalala kita bigla. Si IC kasi takot yan sa mga butiki, eh. Imagine mo kung ganito kalaki yung makikita niya, no? Or yung malalapitan niya. Lucky, grabe. Ah, ito yung mga yearlings. So, pen 3, pen 2. Siya grabe. Parang, imagine yung mga dinosaurs, ganyan, no? Ganyan yung sure, pero mas malaki. Ito yung mga mas maliliit pa. Ito yung mas maliliit, motoristas. Hindi kami pinapanood sila, motoristas. Ayan, ah. Pinapanood nyo. Kapre, kulit. Ang dami pa pala dun, oh.
Ito naman yung hindi pala talaga sila gumagalaw, no? Sigurado panalo lagi ito sa mga ano, red light, green light, no? More crocodiles, syempre. Alala ko yung panganay kong anak ko. Tutuwa dito yun. So maraming mga pakulo din sila dito, like mga fire dancing yata. Fire show, mga ganun. So hindi ko alam kung makakaten tayo. We're just here to feature the place. We're just here to take a look and peek the Titan. Ito naman yung mga birds nila. Ayun, layon. May layon yan. Layon dito. Oh, grabe yung growl. Lioness pala. So ang dami talaga nilang mga animals around. Kaya lang ang tingin ko mas maganda if dun mismo sa cage nakalagay kung anong klaseng hayop yon and some description siguro. Kasi parang hulaan mo pa eh. Napunta na tayo dun siya. Okay, so selected cages lang naman pala ang ganun. Pero mostly, ayun, nakalagay naman. Albino Burmese python. Ano wala? On this side. Yung isa Burmese python din. So dito yung Grand Arena, dito ginaganap yung mga shows. Tigil na tayo kasi baka ma-copyright tayo, pero para magka-idea lang kayo, dyan dito yung mga shows. We are the people coming in our cultural dance troupe. And now you will witness the different indigenous dances of Mindanao. Starting with Sagayak. Sagayak. Sagayak is a Philippine war dance performed by Mindanao, Mabanao, and what is this? Ang laki nito. Hey,
Okay, so umalis na tayo din sa program kasi definitely matatagalan pa yon. Pero nakakatawa, sobrang laki niya, ang dami mo makikita. Obviously, hindi na natin kayang ikutin or suyutin and kuhanan lahat ng mga cages dito and lahat ng hayop, no? At least magkaroon ng idea. At least mayroong ganitong place na talaga magsasawa sa mga crocodiles. Okay, so labas na tayo ngayon. At tingnan natin kung makapagbigyan na tayong stickers. Then after that, hanap na tayo ng accommodation and then magdi-dinner tayo sa Pico Bello. Dito lang din yung malapit-lapit. Let's go! And pangalawa naman po ang kanilang umalala. Kaya motorizers, ito yung dissected version. So ito yung skeletal system niya. Yung skeleton niya, oh. Ang laki. So cause of death daw nito is fighting with the same species. Tapos ito yung balat niya. Ang laki, oh. Grabe. Mga mahilig sa bugs dyan, ha? Ito siya. 13 feet long. Alright. Ito sa side na to. Ayun, may mga bugs nga tayo. Ah, meron nga. Crocodile leather. Parang souvenir shop nila dito. So may mga shirts din sila. Siyempre, may mga food din. Ito. Eh, tingnan nyo. Ito lang mismo ay yung maliit na size na yan. That's 3,000 pesos. Kasi alam mo, genuine leather. Crocodile leather. Wow. Pala dito motorizers, meron dito mga tindahan din. Ayan, pag nagutom ka, marami kang pwedeng bilan dito. Magkakatabi yan. Hanggang dun. Chocolate, sir. Ah, chocolate pala. Kakao pala. O, ano? Chocolate bar. Ah, meron ng bars pala. Magkano po yung bar? 130, sir. 130. Anong special sa kanya? Ito, sir. Yung dark. Ito ba yung galing sa ano? Dun sa amin si yung airing chocolate ano dito lang kami sa CD, ah, sir. Meron kaming creative sana, sir, basta gusto mo mag-try na type plain dark. Ito yung... ano ba to? Plain dark. Hindi, kung anong pinakamasarap niyo gusto kong i-try. Ito yung dark. Mabenta. Konti lang. Thank you. Ito yun. Puro blanco. Oo. Pure. So yung motorizers gawang Pinoy. Magkano ulit? 130? Yes, sir. So, halip mong bumili kayo ng mga imported na. Eh, masarap din naman to. Pwedeng-pwede ito motorizers. Sayang, matutunaw lang sa atin. Pero, kung dumaan kayo dito, ayan. Yun yung kay ate. Hello, ate. Ano to? Pagkalabas na pagkalabas lang ito. Hanapin nyo si ate dito. Okay, thank you, te. Okay, so bumalik na nga tayo dito sa parking area. And may mga early birds! Early birds! Early birds! Woo! So, 4 PM kasi ang meet-up namin dito. Pero ano, hours na. Basta wala pang 4. And then, may mga damating ko. Kumustahin na natin agad. Ito, kilala nyo na si Sir Gilbert kasama natin. Si Dom na meet nyo last episode. Si Grabe na na-meet nyo rin last episode. Hindi po namin masyadong kilala yan. And si bro, pangalan? Hi, Jerlo, Takbong Pogi. Takbong Pogi. Ano yun? May channel ka ba? Or... Ah, ito sir, ito. Bigyan kita ng sticker. Baba. Mukha swap tayo. Sticker swap. Stickers. Tandaan mo to, sir. Ha? Tandaan mo yung pangalan na yan. Bakit? Pupunta ako ng Manila. Ako na ah, Manila. Talaga. Talaga. Takbong Pogi. Ano ibig sabihin ng takbong? Lang yan. Ano ibig sabihin ng takbong Pogi? Paki-define. Paki-define. Feeling Pogi daw eh. Parang iba yun ah. Unsubscribe. De joke. Bira-bira lang. Itong si Sir Hill. Kamusta ba? Ay, dalawa, pakita agad yung mga ano. Mga napaka mabibilis ang mga daliri, oh. Mga solid, no? Solid yan, solid. Kasama ko lang ito na isang araw. Iba pa yung, ano, yung jersey niya. Ngayon, mayroon ano, updated, oh. Ang bilis, ah. Nice seeing you again, Sir Hill. Yan. Sir Darius, nice seeing you again. Alright. Yung sa likod, mayroon mga nagpipicture, mga motorista din yan. Hello! Pangalan niyo, madam, pangalan. Harry. Sir, Dave. And? JV, sir. JV. Upload. Upload, oo. Naku, matatagalan pa yon. Teka lang, ano yan? Meron ka bang channel? Meron ba kayong pinapromote? Sino siya shoutout niya?
Shoutout sa M4. Sa M4? M4 at saka yung Tri-Motor, sir. Tri-Motors, nice na. Ah, okay, okay, okay. Ikaw, brother? Shoutout, sir, sa ano, sa group Men on Wheels daw. Ayan, pati nga. Men on Wheels. May apostrophe S. Ah, okay, sige. Alright, shoutout to you guys. Okay, sticker time. Yung mga unang dumating ngayon, tigda dalawa stickers yun. That's true! Oh, wow! So, more motoristas dito. Hello, pangalan mo, bro? Oh, Unel. Unel. Taga-Samal daw siya. Samal. Oh, tapos. Nanap niya daw ako doon. Wala ko doon. Kaya pumunta na lang siya dito. Nakita ko sa yung post. Dapat mo, pala, pumunta na kami, Jensen. No? Nagpunta na. Ito pala, oh. Unel Samal Angler. Oh. Kung gustong ano, mag-fishing, ito yan. Po. Bisitahin niya yan. Alright, thank you. See you, brother. So, motoristas, nakakatawa, no? Kanina, may mga, ano pa, may mga plan dito. Parang drive-thru yung itsura. So, isang, ano sila, isang malaking sasakyan. Tapos, puno yung sasakyan. Tapos, mapicture daw sila. Binuksan lang yung pinto. Tapos, sumilip lang ako sa pinto. Yan, picture-picture. Parang drive-thru lang yung dating kanina. First time ko lang nakita. Yan, nakakatawa. Tapos, marami kasing mga nagmamadali. Dumaan lang, nagpa-picture. Tapos, hindi na natin nakuhanan ng video. Pero, shoutout to you. Salamat po sa pagpunta. Okay? Hello po, magandang hapon, magandang umaga. Kita tayo sa ano, di ba? Nakita na po kami sa JT sa Trento. One time, dumaan kami ng misis ko. Nice, nice seeing you again. Kita nyo naman yung kapo. Asa yung isa pa? Pagkain ka naman! Ito, isa pa. So ito yung mga bagong dating, tinatry natin yung mga papagkain. Pangalan mo po? Michael po, Michael. Shoutout ka. Shoutout po sa lahat ng... ni sir. Sa lahat ng ano. Salamat bro, salamat. Thank you. Brother! Pangalan, shout boss? Out sa Bark Black Air Max. Black Air Max. Pangalan mo, boss? Dan. Si Dan. Alright. Nice meeting you. Okay, another motorista, bro. Pakilala ka naman. Hi, hello. Just want to shout out sa kapatid ko, si Junel Gavero. Dito na, si Motor GP, Sir GP. JT. Ayan. Pangalan mo, bro? PG Gavero. Ayan, from Davao. PG, kaya pala ano kanina. Kala mo, GP. Oo. Yeah, brother. Ayan. Thank you, thank you. Oh, nice meeting you. Alright. Okay, may sumunod ulit. Hey, brother. Pangalan mo? Si Gerald Kagapi po from Davao City. Davao City, shout out ka naman. Shout out sa lahat ng mga teachers na mahilig mag-ride every weekend. Shout out po si Sir JT po ng motor nandito sa Davao City po. Bayani pala to mga to, isang guro. Dahil diyan. Thank you, sir. Shout out po sa mga teachers na riders. All right, more motorista dito. Boss, pangalan po? Dave po, Dave from Davao. From Davao, nice meeting you. Any shoutout po? Shoutout kay Nixon from Cagayan de Oro. So nakita ko na yung ano mo, isa sa hinahangaan. Oh, relax na. Nice meeting you, boss. Sige po. Ingat po. Sige po. Sana mapalabas ano. Oo naman. Inaabangan niya yan. Ah, talaga? Oh, ayan, sigurado, isasama natin to. Nixon. Ulit-ulit pa. Pa-shoutout. Nixon, shoutout to you, ha. Sana mag-meet din tayo. Cagayan de Oro, lumampas na kami dyan, pero... sana maabutan din kita ng sticker. Thank you, sir. Sige, boss. Ingat po, ingat. At motoristas, grabe. Nakakatuwa. Nice meeting so many motoristas sa Davao. Grabe yung support. Salamat po sa pagpunta. Nga, papunta na tayo ngayong... ay, no entry. Saan ba talaga? Exit. Ah, sige, exit tayo dun. Sunod tayo. Saan ba exit to? 8:01 PM. Motoristas, hindi ako makita. Yan. Dilim. Anyway, dito na tayo sa taxi. Kasama natin si Papa, grabe yun. Nag-taxi na lang kami para less stress na lang. Pupunta tayo ngayon sa Pico Bello. Mamaya makita nyo. Let's go. Ay, dito na tayo. Ako na lang nakapang-ride ah. Pico Bello. Gusto na lang, Italiano. Yun. Kuya, best seller nyo. Ito na lang tatanayin ka. Tatanayin mo. Hindi, dapat sa ano. Tingnan natin. Test natin. Oo, oh, test natin. Kuya, anong best seller nyo? Steak, pasta, and pizza. Ah. Yung mga steak na. Yeah, kaya nga Italian. Italian. Thank you. Alright, so as recommended, try natin itong Polo Al Forno.
yung oven-baked boneless chicken niya. Marinated in olive oil and fresh herbs. Tapos yung size natin is french fries. Yahoo! A few inches later. Uy, bilis! Hawaii hapon. Ano ulit? Hawaiian yan? Hawaiian and consal siche. Consal siche. Ah, very nice. Bakit din, no? So this is it, guys. Ah, dalawa pa lang chicken, pieces of chicken. Ah, tuturistas. Believe it or not, papunta tayong sa Amal. Wait a minute! Hey, boss. Papa! Tank! Pupunta tayong sa Amal ngayon kasi doon tayo magsistay sa pinuntahan natin. Sa Costa Azalea. Let's go! Kahit gabi na. I'll tell you more about it pagdating natin doon. Okay? Hello po. Si Sir Ryan po. Si Boss Ryan. Sir Ryan. Ah. Yes po. Nandiyan siya. May lang po sir, ma'am. Pin up ka sa. Ah, oh, sige, sige. Okay. Thank you. Antristas. Register muna tayo. Thank you. Sir, please po fill up this form, sir. Health declaration, sir. Okay. Sorry, medyo na late yung dating ko. Alright, so tapos na tayo mag-register. Ano pala, 10 o'clock na. Gandang motoristas, oh. Ayun, 11. Thank you. As you can see, yung parking niya, dito lang sa tabi. Alright, so dito na tayo sa 11. Cabin 11. Ayun pala, again, si Sir Ryan. Kumusta po pa? Salamat and pasensya na rin kung medyo nalate tayo ng check-in. Pero salamat din sa assistance nyo. Talagang tinulungan tayo. Sige po, pakipasok na. Yan. Sige po, lagyan nyo yung tabi. Yes, okay, thank you. So, salamat na marami. Thank you po. Good night. Thank you. Good night. Good night. At motoristas, dito na tayo sa Costa Azalea. Medyo ano lang tayo, hinain lang natin ha. Kasi 10 PM ni. Nakaya sa mga guests. Anyway, napuntahan natin ito nga kanina. Hindi ko alam kung pang ilang episode. Anyway, so we decided to stay here. I'll try to give you as much feedback as possible. Pero sa ngayon, kita nyo naman. Si DJ kasi, si Papa Grabe, he'll be staying with some friends. So, request naman niya before pa kami mag-start. Sinabi na niya sa akin na may time sa Davao na hiwalay muna siya. So, sakto din kasi bukas pagpaplano tayo. Puro planning tayo ng mga gagawin natin for the next 15 to 20 days. Before that, pakita ko muna sa inyo yung itsura nito sa gabi. Ayan, motoristas. So, very quiet, very serene. Ang ganda ng place niya. Kung makikita nyo nga, ano siya, container vans, hindi ko napansin. Kaya pala sabi ko, very uniform yung itsura niya. Container van siya, tapos na kinonvert into rooms. Ayan siya. Tapos sa pinakagitna niya is the bar and restaurant. Yan, ganda, di ba? So, napapalibutan ng mga rooms yung dining area. Tapos, dun sa bandang harapan doon is the parang mga swimming pool and the beach. So, marami sila dyan. So, mga staff, very helpful. Dito tayo sa cabin 11. Oh, itour ko na muna kayo kasi mas maganda yung mismo pagkarating na pagkarating, itutour ko kayo. Dito ako natuwa. So, yan, may mga stairs tayo. Dito tayo sa second floor. Tingnan nyo, merong day bed. Ito palang una, napaka-spacious. Dito sa area na ito, natutuwa ako. Marami kang pwede gawin dito, napaka-spacious nga. So kung family ka or grupo kayo, malawak yung pwede yung galawan. Ayan. So mayroon parang swing dito. Ayan yung gamit pa natin, hindi pa natin ipapasok. Pero mayroon siyang David. Tapos tingnan nyo yung view dito. Ayan, ganda. So hanggang 10 PM lang yung restaurant nila. From 6 AM hanggang 10 PM. O ngayon, pasok na tayo sa room natin. Ayan na. Tapos, naka-bracelet siya para makapasok. Ayan. Voila. Pasok tayo. Ayan yung mga bags natin. This is the parang living room. So, mayroon tayong sofa. Sa right side is the TV. So, dito muna tayo sa left part.
Tapos, ito yung dining area mo. Tapos, merong sink. Ayan. Bagong-bago, no? Kita nyo yung even tiles natin. This is the dining area. Then, ito yung sink natin. Tapos, yan. Meron kayong channel guide for the cable. Meron tayong yung remote natin. We have blinds. Ito yung mga cabinets natin. And, ito. So, pwedeng-pwede siya. Meron siyang hot and cold. Ito yung mga complimentary stuff natin, no? We have water. Ito mga coffee and ano iba? Coffee, sugar, yan. Tea yata yung iba. Meron sila and ito, parang kit. So, dito ang buksan natin. Face mask. We have alcohol and more face masks. And then, punta naman tayo sa restroom. There you go, motoristas. Look. So, marble yan. Very nice, di ba? Hola! And ito yung shower area. So, bowl. We have two towels. Pwede naman kayong, ano, depende kung ilan kayo. Mamaya makikita nyo kung ilan yung beds. Pwede kayong request. And then, ito yung shower natin. Merong rain shower, don't worry. Hindi lang yan. So, syempre, hot and cold. We have this dispensers na soap and shampoo. Which, na kung napanood nyo ibang vlogs ko, I prefer. Para hindi ka nag-iintindi nung may bubuksan ka or papatong mo lang dyan. So, kunin mo lang yung kailangan mo. As needed lang. Okay? So, ito yung mga dental kits natin. Kita nyo. And meron tayong tissue sa baba. Okay? Tapos, kita nyo to. Voila! May ring light ka. Di ba? Nice. So, nag-decide ako na since mahiwalay din naman si Papa Grabe, nag-decide ako na to do some relaxation. Sabi ko naman sa inyo sa vlog, dyan tayo sa affordable mga budget, pero value naman, no, ng mga accommodations. Pero tulad ngayon, na magpa-plana tayo, gusto naman natin yung magandang experience natin, di ba? So, kaya nag-decide tayo na dito tayo mag-stay, di ba? Okay, so puntahan na natin yung mga rooms. Alright, motoristas, ito pa lang sa baba ng sink natin. Meron palang storages, bukod dyan, may drawer, nandito yung laundry bag mo, tsaka yung slippers. Tapos, nagulat ako dito, meron palang personal ref. Ito, motoristas, oh. Pagbukas natin, yan, kanina meron ng isa pang bote dyan eh. So, may 2 liters na. Ewan ko lang kung. Pero importante, meron kang personal ref, di ba? Okay, so tapos na tayo sa first half na to. Punta na tayo sa bedroom. Yan. Ito yung mga rooms, motorista. So, may door pa rin siya, may divider pa rin. Ayan siya, double deckers, di ba? Bunk beds. Kung makikita nyo, this is queen size, dalawa. And for single room naman yung dalawa doon din sa taas. So, total, pwedeng couple, and then tig isa doon. So, kaya hanggang anim. Lapitan natin. So, nakatawa yung ginawa nila. Mga pipes yung ginamit nila na bakal. Parang pinaka-ladder. Hanggang pataas. Okay, tapos may light din to. May reading light din. Tapos merong outlet. Malaking bagay yun. Pag magcha-charge ka, di ba? Yun ang problema minsan. Tapos nandito na yung hangers mo. We have safety deposit box. And everything else. So, ganun din. Reading light, tsaka outlet. Siyempre, blankets. So, nandito ka. Tapos ito yung labas mo. Curtain. And then, yan. Yan sila. So, yan makikita nyo. Siyempre, may curtains naman. So, may privacy ka pa rin. Alright. So, at least, nabigyan ko na kayo ng tour. Sabi ko nga lagi sa vlog, gusto ko lang isha-share sa inyo, siyempre, kung saan ako nagstay, yung prices, yung rates, ano yung amenities, ano yung itsura niya, ano yung meron siya, para, just in case nga nagagayahin yung itinerary ko, alam nyo na yung mga details na yan. Okay? So, ang price ng room na to is, yan. So, definitely, this is not your, ano, your budget hotel. Ito yung hotel na dito sa Samal na tingin ko isa sa mga pinakamaganda. And yun nga, nakita nyo naman, bagong-bago. And unique yung design niya, of course. I mean, may mga nakita na tayo nito sa Luzon, of course. Pero very fresh pa kasi yung design niya. Very fresh pa yung ideas, yung execution. So kung gusto, yun ang type nyo, yun ang type nyo na accommodation. This is a very good option. Okay? Pakita ko lang sa inyo kung gano'ng ka-spacious or gano'ng kahaba ito. On the beds, ayun. Ayun yung dulo. Okay? Ngayon, sabi ko nga sa inyo, dahil we will be spending more than one night here, i-share ko yung experience ko sa inyo as we go along. Okay? Pero tomorrow nga, babad tayo sa paggawa ng itinerary. Okay? Tingnan natin, gusto natin matapos agad yon para we have time to enjoy the place. Diba? So, meron kasing swimming pool doon. By the way, motoristas yun, no? Yung mga amenities dito. Merong swimming pool, merong slide. Kung gusto nyo yan, sa mga kids, perfect yon. Para mag-enjoy lalo. So, yung pool dito is infinity pool.
Parang continue siya, di ba? Parang kadugsong na ng ocean, kaya nga sa tinawag infinity pool. Tapos nandun din yung beach, may access ka sa beach, tapos may mga staff na rin doon magka-guide sa'yo. Tomorrow, tingnan natin yung menu nila and yung food. Okay? So ngayon, pahinga muna tayo dahil it's been a very long day. Marami tayong na-meet na motorista sa Davao. Pumunta tayo sa Eden, medyo malayo-layo din siya. I think we deserve a good night's sleep. Next episode.